Tiniyak naman ng Department of Foreign Affairs na ligtas ang mga Pilipino na naninirahan sa Turkey. Kaugnay niyan, siniguro din po ng DFA na tuloy-tuloy ang pakikipag-ugnayan nila sa mga Pilipino doon para i-monitor ang kanilang sitwasyon. Si Nayumi Tiburcio sa Detalya Rise and Shine. Nayumi. Naninirahan sa Sakarya, Turkey si Imelda kasama ang kanyang mister na Turkish at kanilang anak. Sa 3 taon niya sa Turkey, ang lindolp na kumitil ng buhay na mahigit 4,000 katao ang pinakamalala niyang naranasan. Ligtas si Imelda at ang kanyang pamilya dahil malayo sila sa sentro ng lindol. Pero anya, handa silang lumikas sakaling lumawak pa ang epekto ng pagyanig. Kwento niya, pahirapan ang komunikasyon at kuryente para sa mga Pilipinong naninirahan sa mga apektadong lugar sa Turkey. Yung isang Pinay daw, asawa niya nasa abroad, nasa sa car sila nag-i-stay, tatlo yung anak niya. Diyos ko, umiyak po talaga kami. Halos sino naman po, grabe po yung nangyari. Nagre-ready po yung mga emergency bag, baka po kasi mamaya dito din bandang lumindol. Ayon sa Foreign Affairs Department, daan-daang Pilipino ang naninirahan sa mga lugar na apektado ng lindol sa Turkey at Syria. 248 rito ang naninirahan sa mga apektadong lugar sa Turkey, 6 naman sa Syria. Sa inisyal na pagtaya ng DFA, generally safe ang mga Pilipino, walang naiulat na nasaktan o namatay. Ayon sa Philippine Ambassador to Turkey, Maria Elena Algabre, nasa shelter ang ilang apektadong Pilipino. Sa ngayon, hirap silang makatawid sa mga apektadong lugar dahil sa mga nasirang kalsada. Pero siniguro tuloy-tuloy ang komunikasyon sa mga Pilipino. Ang magnitude 7.8 na lindol ang isa sa pinakamalakas na tumama sa rehiyon sa loob ng isang siglo. Sa Laging Handa public briefing, sinabi ni FIVOX OIC Dr. Teresito Bacolcol na aabot sa 100 ang fault system sa Pilipinas. Marami dito ang maring magdulot ng kahalintulad ng magnitude 7.8 na lindol. May habang 1,200 kilometers naman ang pinakamahalang habang fault system sa Pilipinas na binabagtas ang Davao hanggang Luzon. Isa sa pinakamalakas sa lindol na tumama sa bansa ang magnitude 7.8 killer quake noong 1990. Bukod sa regular na earthquake drill, hinihigayat ng FIVOX ang publiko na alamin kung saan-saan ang mga fault system upang maiwasan ang pagtatayo ng mga gusali at tahanan dito. Kailangan natin mag-participate dyan regularly kasi it becomes the habit forming. So when we regularly participate in earthquake drills, we develop this culture of preparedness until it becomes part of our reflex. So kapag may actual na pangyayari, alam kaagad natin yung gagawin natin. Nayumi Tiburcio, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.